Ito ang tensyonadong komprontasyon malapit sa Ayungin o Second Thomas Shoal noong Lunes, June 17, sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard. Kutsilyo, bolo at palakol, gumamit din ng tear gas, sirena at strobe lights ang CCG at hinarang, binutas at hinila ang mga rubber boats ng Philippine Navy para hindi maihatid ng Pilipinas ang mga supply para sa mga tropa nitong nakadestino sa BRP Sierra Madre. May dinekwat pang bag ng mga armas at naputol ang daliri ng isang sundalong Pinoy. Nagpulong ang National Maritime Council o NMC sa Malacanang nitong Biyernes para pag-usapan ang insidente at ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Matapos timbangin ang mga nangyari, ito ang konklusyon ng council. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. Yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Sinigundahan ito ni Commander Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea at National Task Force for the West Philippine Sea. Ang intention ng Philippine government is to do the resupply operation last Monday. Ang objective ng China ay harangin ang resupply operation. This is not armed attack or a provocation. Ang naging mga sandata lamang ng Chinese Coast Guard ay bolos. Makita naman natin, eto mga daladala nila na to, hindi to ginamit para saktan ng ating sundalo. Ginamit lang to para butasin ang rib ng ating sundalo. Ayon kay Executive Secretary at NMC Chairman Lucas Bersamin, inirekomenda ng Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ituloy ang mga rotation at resupply mission sa West Philippine Sea. Pero dapat isa publiko kung kailan ito gagawin para maiwasang maulit ang insidente sa Ayungin Shoal. In the best interest of all parties, I think it was a wise decision for the President to accept our recommendation to publicize the schedule for activities without giving up anything. Ayon kay Bersamin, hindi na pinag-iisipan ng pamahalaang gamitin ang Mutual Defense Treaty bunsod ng nangyari. We don't see any reason that we will be requesting any foreign actors to support our ordinary and routine resupply mission. Suportado ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal at security analyst na si Dr. Chester Cabalza ang posisyon ng Pilipinas. Bagamat ito na nila ang pinakamarahas na komprontasyon sa West Philippine Sea, hindi dapat magpabuyo, patulan o gayahin ng Pilipinas ang asal ng China. Incidents such as skirmishes, isolated skirmishes, no, geographically isolated skirmishes, may be considered as what legally might be classified as frontier incidents. These are not yet enough to be considered as an armed attack that warrants the engagement in self-defense. It is not easy for the Philippines to just simply react to every incident as if it is an act of war and warrants full-scale hostilities. Okay? And I think it is in that context that we should now view the developments over the past week, and particularly the statements issued by the government last night. So, kumbaga, kalma lang, carry lang. And if we allow our armed forces to do the same thing, just like what the China Coast Guard has been doing to us, persistently doing, what's the difference now of China Coast Guard to our own forces? So we are playing a different game right now where we are using legal approaches and widening our diplomatic networks to show to the world that we are more civilized. Nanawagan naman ang Chinese Foreign Ministry na itigil ng Pilipinas ang umano'y mapanghamong aktibidad at panghihimasok sa soberenya ng China at bumalik sa pakikipag-usap at konsultasyon sa lalong madaling panahon. Dialogo at diplomasya mismo ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para maibsan ang tensyon at maresolba ang alitan ng dalawang bansa. Nilinaw ni Tariela na hindi ibig sabihing tinatanggap ng Pilipinas ang anyay marahas, hindi makatao at illegal na aksyon ng China. Michael Delizo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,